patay ang tatlong holdaper matapos na magipagbarilan ng potok sa mga tauhan ng QCPD Special Operation Unit kagabi. Si Erlo Bringa sa detalye. Nagsasagawa lamang ng surveillance operation ng mga operatiba ng QCPD District Special Operation Unit nang matsyempohan ng tatlong holdaper na ito na nakasakay sa tricycle sa Quezon Avenue area kagabi. Naaktuhan ng mga operatiba ng DSOU na binibiktima ng mga holdaper ang isang babae, kaya agad nila itong nirespondihan at hinabol ng mga suspect. Alas 9:30 ng gabi, dito na nagkaroon ng encuentro at na-corner ng tatlong holdaper sa kanto ng Dr. P. Garcia Street, corner Panay Avenue, Barangay Paligsahan, Quezon City, sakay ng tricycle. Pero sa kasagsagan ng encuentro, dead on the spot ang isang sibilyan na dumaan lamang sa lugar na nakasakay sa motorsiklo na kinilalang si George Marcelino na napag-alamang empleyado ng Philippine Star matapos na tamaan ng bala. Alamin naman natin yan kung paano ang nangyari, kung yan ba'y nanggaling sa mga holdaper o nanggaling sa kapulisan. Pero sa ngayon, hindi pa natin masabi. Parang first time pa lang ito na simula mag-district director ako. Pero although may mga intelligence report na gumagamit din ng tricycle yung mga holdaper, pero karaniwang kasing ginagamit nila ay motorsiklo. In as much as police is concerned, more than two is matatawag na nating criminal gang. Tatlo ito. So definitely they will constitute a criminal gang kasi tatlo sila. Nanginginig naman sa takot ang babae na nabiktima ng tatlong holdaper habang kinikwento nito ang nangyari. Kwento niya, naglalakad lamang siya sa isang street malapit din sa lugar nang biglaan nila siyang lapitan ng mga suspects sakay ng tricycle. Ayun, pagpasok ng telepono ko sa bag, bigla nang dumaan yung tricycle. Sinila na lang. Tsaka kasi nga may baril, parang nakita ko may nakaganon na baril. So hindi na ako naganon. Nervous na ako eh. Sa kalagitnaan ng pagpoproseso ng mga bangkay ng suspect ng SOCO, biglaan nilang gumalaw at tila humihinga pa ang isa sa mga nakabulagtang suspect. Isinugod naman kagad ito sa ospital, pero idineklara ding dead on arrival. Na-recover sa mga suspect ang bag ng biktima at dalawang kalibre ng baril. Umuusad na ang isinasagawang investigasyon sa nasabing insidente upang matukoy kung bakit nadamay ang isang sibilyan sa enkwentro. Para sa Eagle News, Erlo Bringa, IM1 P25.